Good evening sa inyo mga kuchikis. Long time no see dito sa ating YouTube channel. Masakit kasi yung masama yung pakiramdam ko kagabi. Nag hyper acidity ako. Lagi kasi akong hindi naman madalas pero minsan kasi hindi mo maiwasan, hindi mo alam kung ano ba yung nakain mo, kung ano yung ininom mo. Iniiwasan ko na nga yung puro yung sa acid ba. Kaya lang siguro kahapon dahil yun sa field trip ni Hera after namin kasing mabilisan kasing pagkain ng lunch. And then naglaro sila agad. Siyempre binabantayan ko siya. I don't know if hindi ba ako natunawan or what. Tapos naglakad kami ng from Resham Park to school. Masakit talaga yung pa ako. And then, hindi kasi katulad nung kay Mrs. Revis pa sila nung year 1. Pag maaga kami nakaka-uwi, kung sino yung mga batang kasama yung magulang, pinapadiretso na nila na uwi. Hindi katulad ngayon yung teacher ni Hera. I don't know, maybe because year 2 na sila. Pina-stay pa. 2:21 ng hapon kami nakarating ng school, nakabalik. So, we still have at least 50 minutes. Kulang-kulang isang oras para pick upin sila uli. So, anong nangyari, dumiretso pa sila ng school and then, kaming mga magulang, babalik na lang doon sa time ng pick up ng mga bata. Ang nangyari dahil masakit na talaga yung paa ko kahapon, dumiretso ako ng McDonald's and then doon ako nagpahinga for 30 minutes. Tapos ako sa Facebook page natin, nag-invite ako ng mga nagla-like ng mga posts natin para lalo pa tayong dumami yung mga followers natin. And then uminom ako ng coffee doon sa McDonald's. Hindi naman talaga kasi ako nagko-coffee sa McDonald's. Ang iniinom ko po kasi talagang coffee is decaf. Decaffeinated dahil nga nag-acid po ako. So, ang nangyari, ang i-order ko sana is hot chocolate kasi sobrang lamig kahapon. So, nag-order ako ng coffee sa McDonald's habang naghihintay nga na kaya naman mag-stay ka ng McDonald's, di ka kumakain. Ayun, tinamaan ako ng acid kagabi. Kaya almost 7 o'clock until midnight. Masama talaga yung pakiramdam ko. Buti na lang medyo naging okay dahil uminom ako ng parang Kremel S dito. And then, yan, uminom din ako ng chamomile para makatulog. Until matulog na, medyo masama pa yung pakiramdam ko. Nagdidighay pa rin ako. And then, buti na lang, nga, nakatulog ako kinabukasan. Kaninang umaga, wala na. So, thank God, okay na. Puro kasi talaga ako tubig. And then, tea. As much as possible, tea. Decaf din dapat ang inumin. So, ngayon, nandito ako sa banyo. Chika-chikanes muna tayo. Kaya hindi tayo nakapag-vlog sa YouTube dahil nga masama yung pakiramdam ko kahapon. Binlog ko na lang yung field trip ni Hera, i-upload ko sa ating Facebook page. Naliligo si Hera ngayon, which is nagbabantay ako. 8 o'clock na ng gabi. Tapos magbabasa kami ng book maya-maya. Ito na yung natayo nating Christmas tree. Hindi pa tapos yan, mga kasikis. Si Hera pa lang yung naglagay-lagay ng mga balls. Tapos yung nakapaikot na ano, nasal kalahati pa lang. Hindi ko pa yan natutuloy. Baka bukas matapos ko na siya. Actually, maikli nga yung mga snowman na yan. Hindi ko alam kung makakakita pa ako ng ganyan design para malagyan pa natin yung sa likod. Anyway, nakikita naman yung sa harap. Yan naman ang importante. Yan yung tinayo ko. Maybe 2 days or bukas ma-upload ko siya sa Facebook page. Ayan. Tapos, ito yung mga yung almusal ni Hera. Nagsiserial siya na Nesquik. Tsaka yung mga maliliit na balls.
Ayan, tapos ito pinatry namin. Chocolate and banana. Hindi po ito sponsored ha. Chocolate and banana flavored pillows. Medyo nag-ano rin ako. Nag-adjust yung panlasa ko sa kanya. Mas nag-overpower yung banana flavor niya. Pero masarap siya. In fairness, as of now, pinapaubos ko muna yung mga bilog-bilog na may white and chocolate na kulay para may space tayo dun sa kitchen. Pero inopen na ni Daddy kanina. Tinry niya, pinapak niya. So, ayan, nagplansya nga pala ako. Tapos, nagplansya nga pala ako ng mga uniform. Nakalimutan ko magplansya kanina. Grabe. Tapos, naglaba nga rin ako. And then, nakakatawa nga pala yung latest nating upload sa ating YouTube. Kung alin pa yung hindi ko pinromote sa ating Facebook page, mas madami pa yung views kesa doon. Kaya natatawa ako minsan kung kailan hindi ko pa pinromote or shinare sa ating Facebook page. Yun, sabi ko, ba't mas madami pa yung views nito kesa doon sa shinare natin sa ating Facebook page. So, minsan na, pagtaka din. Hindi ko lang alam kung nasa hashtag ba na mga, yung mga hashtag na ginagamit ko sa title ba. I don't know. Early the next morning. Malamig na ngayon, mga kachikis. Kaya, ayan, naka-jacket na si Hera. Ay, nadaan na nating magandang bahay. Kailangan kaya tayo magkakaganyan. Pag nanalo tayo ng loto, mga kachikis. Hahatid ko na si Hera ngayon. Nasa 7 degrees yung weather ngayon. Tinatamad ako mag-scarf. Kaya itong buhok ko na lang. Mas mainit naman siya. Nakakatamad din mag-jacket yung maraming patong yung sinusuot. Ang dami mong ano, kesa sa summer, basta kung ano lang yung gusto mo suotin, yun na yun. Yun naman ang kagandahan pag summer. Pero pag sobrang init, sasakit yung ulo mo. So, let's go! Ayan, pag may nakita kayong purple na bus, ibig sabihin, nagpa-practice pa lang yung magiging driver. Pina-practice na nila siya. Okay, hi! Bat gusto pumasok. Excited. Ayan, nakapila lang kami dito. Mamaya pa kami papapasukin. Dito tayo. Giging malabo yung aking camera. Cellphone lang po kasi yung gamit natin. Nahatid ko na si Hera sa school. Ayan yung school niya. Uwi muna tayo. Tingnan natin kung anong gagawin natin today. Itaas muna natin yung ating camera. Pero hindi nakikita yung dalawang baba natin. Nagluluto muna ako ng dalawang hotdog. Yung isa ngayong breakfast. Magtitinapay ako and then yung isa mamayang tanghali. So, limited na yung ating kinakain. Nakaano na. Hindi na ganun katindi. Hindi naman talaga ako malakas kumain. Siguro tabain lang talaga ako. Tsaka last August kasi dahil nandito yung kapatid ko. Lagi kami kumakain sa labas, tapos kakain uli sa bahay. So, ayan, dalawang baba tuloy tayo ngayon. Kaya, need natin na mag-diet, mag-lose din ng weight kasi dahil nga nasa pre-high blood pressure tayo. And then, umiinom na tayo ng tea everyday. Tapos, oatmeal every other day. And then, kahapon yung lunch ko is yung lettuce. Ito po yung ating kinain kahapon.
namili ako ng mga tinapay kahapon para hindi tayo gaano nagkakanin. Kanin is life kasi, di ba? Ito yung kinain ko lang kahapon na lunch. Tanging yun lang talaga. And then, dahil favorite natin ang sourdough na tinapay. Ayan. Bukas, ito yung titirahin ko. So, yun muna. And then, one cup of rice. And then, yung pinaka-exercise ko is walking. And then, pag may time, yun, naglilinis ng bahay and nagti-TikTok kasi yung dancing is way of exercise din. Malayo-layo rin po kasi yung nilalakad ko sa school. Almost 10 minutes papunta, 10 minutes. Pagbalik, binibilisan ko yung pag-walk, yung lakad natin para yung calories ma-burn. And then, pawisin kasi malamig na. Kailangan nating magpapawis. Kaya, ayun po mga ka-chicas. Ayan. Ito yung nagpalaki sa akin sa mukha ko. Itong part na ito. Ayan. Kaya, dalawang baba. Good luck. Tara, sunduin na natin si Hera sa school. Hindi ko na sinuot yung makapal kanina. Kasi uminit naman ngayon. 16 degrees naman. Sana bukas hindi maulan. Para makapag-grocery tayo. It's payday tomorrow. Let's go. Sumikat yung araw. Pero kanina, grabe ang lamig. Yan nga pala yung ginagawa nila dito. Yung mga sidewalk nila dito. Nandito na kami sa bahay, mga ka-chickies. Say hi. Ayan, may mga bugbog si Hera dun sa kanyang paa. Siguro nadapa-dapa siya sa school. Malikot kasi ito eh. Ay, hindi mo alam kung saan galing. Last opportunity na natin na kumain ng ice cream. Last ko na lang ito. Masarap siya. Napaka-creamy. Mango flavor siya. Nabibili siya sa mga store dyan ng mga Indian. Pero gawa ito sa dito sa UK. Nanonood nga pala ako ng K-drama, yung Alchemy of Souls. Nasa episode 18 na ako. Hindi ko siya hindi yung series na tinututukan talaga na kailangan matapos ko siya. Hindi. Yung parang chill-chill lang. Pag may time, panoorin habang kumakain, ganun. Hindi talaga yung tutok na tutok ako. Anyway, ito, isang damage ito dito sa bahay. Dumating kami dito, meron na pong ganyan. Sa inventory na ng agency. So, merienda lang muna kami ni Hera bago ko hugasan yung mga plato. And then, magsasaing na rin. Kasi gusto ko kasi, dumating si Daddy ng bagong saing yung kanin para hindi na ako mag-microwave. Tapos, yung ulam din is bagong luto. Kung lulutuin ko kasi ng maaga, pagdating niya, iinitin ko na naman. So, another kuryente na naman yon. Kaya sabi ko sa kanya, after kong sunduin si Hera, doon ako nagluluto para pagdating niya, mainit pa. Hindi ko na kailangan initin ulit kasi malamig na po yung panahon dito. Para makasave tayo ng kuryente kasi lahat po ng bagay dito sa amin, energy po talaga, electricity po talaga ang gumagana. Hindi kami po, wala pong gas itong flat namin. Puro electricity po kami or energy ang tawag dito. Kaya, iisang bill lang kami. Wala po kami gas. So, lahat po nandun na. Pati yung boiler, yung gamit naming panligo na mainit dahil hindi mo nakakayanin. Yung lamig ng tubig.
magkakasakit ka, maglalagnatin ka, or kung gagamitin mo na yung mo pa rin yung malamig. Nagagamit mo lang yung malamig na tubig tuwing summer. So, ayan, manood lang kami ni Hera, and then mamaya, dinner time. Magbuburo tayo with pritong galunggong, pritong gigi, at talong. And then, ako kasi kumakain na ako ng pinakaliit na yung 7 p.m. kasi natutulog kami ni Hera ng 10 to 11. Si Hera, 10 o'clock tulog na yan. Ako kasi 11, 12, dun pa lang ako inaantok. So, kailangan ano ba yun? Yung ma-dissolve ba yung kinain? Ma-digest pala. So, ayun mga ka-cheekies. See you later. Hermione, look at your ball. It's Hera. Put down your dress. Bigay ni Tita Puss yan. You put it on the Christmas tree. On the middle. You put it here. Then show your name. Ayan. Thank you, Tita Puss. Oh, do you want? Nakapag-dinner na tayo, mga ka-cheekies. Wala po kami magawa ni Hera. Tomorrow is already Friday. Yan ang hinihintay ko, Friday. At payday. Hindi ko lang alam kung mapupunta namin si Daddy bukas. Pero parang tinatamad ako, mga ka-cheekies. Gusto ko lang mag-grocery. Tingnan natin bukas. Kung mag-grocery na lang siguro ako ng umaga. Kasi wala na rin po tayong mga itlog, ganyan. And ulam. Nagprito lang ako ng gigi yung tira namin sa freezer. Hi. So, yun po. Please don't forget to like, subscribe, and comment, and push the bell button para updated po kayo sa aming mga vlogs. Bye!